Hello, welcome sa channel namin, Kitchen Pinoy. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, guys, subscribe na rin kayo at suportahan ninyo yung channel namin. Ring the bell na rin para pag may bago kaming video, malaman ninyo kaagad. So marami kaming upload dyan, from cooking, fishing, yung paggawa namin ng tinapa, gardening, yung sari-sari, guys, pati yung pag-flooring namin sa bahay namin, may upload kami dyan. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano palakihin yung kamatis natin na lalaki siya hanggang tao, 5 feet siyang ganon. Siyempre, kailangan natin ng guide niya. Kung walang ganitong guide, stick ang kailangan mo na para ano siya, para dumiretso siyang lumaki. So ngayon, ipro-proning ko ngayon itong kamatis natin. Ito yung beefsteak tomato natin. Ito, nakasayad na siya dito sa lupa. Dapat huwag natin hinahayaan siyang ano, nakasayad siya sa lupa yung mga dahon niya. Kasi dyan, ano, yung mga naninira sa halaman, dyan nag-uumpisa. So, ikakat lang natin siya. Ito, may pruning ako dito. Yan. So, ito yung sucker niya. Ito. Tatanggalin din natin yan, yung sucker na ito yung bago niyang ano, sanga. Para mag-concentrate siyang lumaki. Yan siya. Yan, puputulin din natin siya dyan. At ito yung dahon niya. Yan, para hindi siya nakasayad dyan sa lupa. Ito rin isa, tatanggalin ko rin. Meron din siyang sanga na tumutubo. Ayan, tatanggalin din natin siya para mag-concentrate siyang lumaki. Ayan, tanggalin ko muna yung ito. Ayan siya. Ayan, pag nagpuputol kayo ng mga dahon nito, tanggalin natin yung mga dahon kasi nandiyan yung mga sakit niyang iba. Dapat ano siya, mainit para yung pinagputulan natin mag-heal siya kaagad. Wag yung malamig ang wag yung hapon na nawala ng araw. So ayan, ito meron din siyang ito, marami na siyang sucker na bago. Ayan siya, may kumagat na nga, oh, na ano, nagkakasakit na siya dahil sa yung mga nakasayad siguro yung mga dahon niya. So tatanggalin natin lahat ng mga yan, yung mga sanga-sanga niyang ganyan. Ayan siya. Magtira naman kayo ng dahon niya dahil kailangan niya yan. At syempre, eto may lumalabas na naman siyang bago dito. Eto yung isa. Eto, dalawa sila. Nagsanga sila. So tatanggalin natin yung ano, hahayaan ko muna siyang ganyan para makikita ko sa susunod kung sinong mas mataba dyan na iiwanan ko. Tapos ano, namumulaklak na siya. Ayan siya. Ayan. Tanggalin muna natin yung mga bulaklak niya para mag-concentrate siyang lumaki. Ayan. Ayan dyan. Okay na siya. Dito naman tayo sa kabila. Ito sa kabila. Ayan, may mga ano na siya. May mga malalaki na yung bulaklak niya. Ayan. Puputulin ko siya dito. At tong sanga niyan tumutubo, tatanggalin ko rin yan. Dito rin sa kabila. Ayan. Ayan. Hindi natin kailangan yan. Para lumaki pa siya, bata pa to eh. At saka ito, may bulaklak na rin siya. Ayan, oh. Yung bulaklak niya. Ayan. Tatanggalin ko na rin yung mga tumutubong bagong sanga-sanga niya. Ayan. Ayan ko muna siyang lumaki. Ayan siya. Okay na yan muna. Kasi ito hindi naman nakasayad. So, mas maganda yan. Ayan. Kunin natin yung mga dahon-dahon at itapon natin. Ayan, dito sa kabila naman. Yan. So, ito. Marami siyang nakasayad na
dahon sa ibaba. Yan. Tanggalin na natin ang mga yan. Yan din, oh. Yan. Yan, ganyan, ganyan na lang muna yan. Marami na rin siyang ano. Ito, dalawa siya. Ito, tatanggalin ko itong isa. Mas maganda yung isang sanga niya. Titignan ninyo. Ayan. Ito yung sucker niya eh. Iyon yung talagang ano niya. Yan talagang pinakapuno niya na nakadugtong sa puno niya na original. Ito yung tumubo lang. So, tatanggalin ko ito. Ayan. Yung ano niya, may bunga na rin. I mean, may bulaklak na rin siya. Huwag muna nating pabulaklakin. Ayan. Ay ganyan yung pag-tree-trim lang ng kamatis natin para mas maganda siya na healthy siya na lumaki. Mas mabilis siya ngayong lalaki dahil marami tayong natanggal na mga dahon-dahon na wala namang kwenta yon. At saka yung mga ano niya, sucker ang tawag nila doon eh. Ito, tatanggalin ko rin ito. Ayan. Ayan. So, ayan. Guys, okay na siya. Magko-concentrate na siya ngayong lalaki. Okay, and ganun lang guys, Kitchen Pinoy ito. Simple lang na video ito na para paano i-trim yung tomato natin para maganda yung paglaki niya, healthy. Yan. So, ito wala akong inilalagay na gamot. Fertilizer niya, organic fertilizer, compost ang inilalagay namin ano dito, lupa. Yan. Mamayang hapon tatabunan ko dito, marami pa kaming compost. Tatabunan ko siya para ano siya. Mas gumanda siya lalo. So, ito yung tomato na ito, beefsteak tomato. Ayan siya. Malaki ito, umaabot ng ano, isang piraso nito. Depende, mga more than half kilo ang isang piraso nito pag ano, mapalaki mo ng gusto. Pero siyempre kung gusto mo ng malalaking ganon, huwag kang ano, huwag niyong hayaang mamunga ng marami. Tatanggalin niyo yung iba para konti lang yung bunga niya pero malalaki sila. Pero kung gusto niyo ng marami naman, katamtaman lang ang laki niya, hayaan lang ninyo na ganon. So, ganun lang guys, ang tip natin ngayon dito sa tomato gardening, Kitchen Pinoy ito, subscribe na kayo sa channel namin at ano, marami kaming upload dyan na video, iba-iba, watch na rin ninyo, kung nagustuhan ninyo yung video ay share na rin at saka ring the bell. Okay, ingat, salamat!